And today we are going to the, where are we going today? The gas station. At the gas station because we're going to have some, you'll see. Oh, this truck's never been here before? No. Okay, I have a 2016 Toyota 4Runner. It's gone, long time ago. Is it still in town? No. Okay. Wala na akong makita. Kung makikita nyo, I don't see anything. Unless you're going to remove the frozen thing there. And that's Mish. Hi. Let's see. Wow. So, yeah. Standard rooms are two bed. This one is a pull-out sofa. So, if there's one other person, you can convert this sofa into a bed. Yeah. Titanic. Na frozen si Titanic. Ito yung lagi mo nakikita doon sa Pixar. Punta ka sa mga Disney Pixar, nandun lagi yan. Oh, di ba? Saan ka pa? Ayan yung mga mamahaling truck namin dito. Ano yan? Mga BMW lahat yan. Ganda, no? Museum, gift shop, info center. Oh, dito yan sa Norman Wells, mga ka-Berks. Naglalakad lang tayo ngayon. At wala tayong sasakyan. Pulubi tayo for today. Dahil yung sasakyan natin is pinapalitan nila ng oil. Tapos mayroong gift shop doon. Tapos meron ding ano dito, may simbahan din dito, ang Norman Wells. Ayan, oh. Ayan yung simbahan namin dito. Dalawa yan. Dalawang simbahan na yan. Tapos sobrang lamig pa. Ito yung Sato Baptist Church. Sato Baptist Church. Yan. Yung kabila, hindi ko nakita. Lakad lang ako ngayon. Okay na rin yun. Para exercise din tayo paminsan-minsan. Hindi yung lagi na lang tayo nakasakit sa sasakyan. Nung bagong dating ako dito sa Canada, ilang taon ako walang sasakyan. Ang hirap kasi pagka walang sasakyan, mas magastos. Kasi marami kang sasakyan, patransfer-transfer ka pag pupunta ka sa isang lugar. Tapos yung oras pa, masasayang lahat ang oras mo. Hindi kagaya pagka meron kang sasakyan, mas mabilis ka makakarating ko sa kapupunta. Ang hirap kaya pagka galing ka sa point A to point B. Ang hirap kasi malalayo yung mga lugar dito, yung mall, malayo sa ospital, malayo sa mga ibang bilihan. Eh pagka pupunta ka ng city, usually gagamit ka ng train or magbabas ka. Yang layo, connection between the train and the bus, mahirap. Pero nakasurvive naman kahit papaano. Okay naman. Nung nakarating ako dito sa Norman Wells, ilang taon akong walang sasakyan. Naglalakad ako ng negative 40 dito sa lugar na to, mula sa bahay hanggang doon sa trabaho ko for more than 1 year. Naglalakad ako. Negative 40 yun, ha. Sa madaling araw, ang pasok ko 6:30 ng madaling araw. So 6 o'clock pa lang maglalakad ka na. Sobrang lamig yun. Yun yung mga panahon talaga na walang wala ako. Pero nakasurvive pa rin. Alam mo na mga Pinoy, magaling sa diskarte. Pwede ka kumuha ng sasakyan dito, pwede ka kumuha ng bahay dito. Basta make sure na kaya mong bayaran. Utang yun. Pwede ka umutang ng mga ganong bagay dito. Basta meron ka stable job. Basta kaya mong bayaran monthly bill. Pwede, possible. Saka madali lang. Madali lang maaprubahan. Ang mahirap ang magbayad monthly. Yun ang mahirap talaga. Maski credit card, makakakuha ka. Ang mahirap lang kasi, pagka may credit card ka na, yung temptation, yung mga bibilhin mo rito, marami.
o ipapadala sa Pilipinas o gagastusin, bibiling gadget, bagong cellphone, bagong computer, bagong GoPro, ganyan. Kaya dapat pagpupunta ka sa ibang bansa, marunong kang mag-budget ng pera or else uuwi ka sa Pilipinas ng broke, walang pera, zero, nothing, walang ipon. Pagtatawanan ka lang ng mga kababayan natin, sasabihin nag-abroad ka pero wala ka namang ipon. Kaya ako dati palagastos ako eh, hanggang sa nawalan ako ng trabaho dahil sa COVID. Ngayon naging aral na sa akin yun. Bago ka maglabas ng pera, kailangan na siguraduhin mo muna na kailangan mo. Make sure na importante ba talaga na pagkakagastusan. Kasi kung hindi naman emergency, kung para lang sa kapritsyo o para lang sa pamporma, wag na lang. Hindi na uso ngayon yun. Kailangan ngayon, smart na ang bawat isa. Bawat kilos mo, kailangan pinag-iisipan mo na. Hindi na ganun kadali. Saka dito sa amin, sa lugar namin dito, hindi mo naman kailangan ng magandang damit dito. Hindi mo kailangan ng mga mamahaling damit, ng mamahaling gadget, mamahaling phone. Dito kahit ano pwede, hindi sila mapili dito. Saka wala kang pupurmahan dito. Nasa bundok ka. Kita mo ang kalsada namin, oh. Oh, maski ang kalsada namin, hindi semento yan. Lupa yan, nanigas na lupa na. Tapos yung mga bahay dito, ganyan lang talaga lahat. Pare-pareho sila. Walang pagandahan ng bahay dito. Matira matibay dito. Okay. Yeah, dyan nga yung bahay ko. Yan yung apartment ko, dyan ako nakatira. Wala ako sasabihin, kahit anong sabihin ng mga kaibigan, mga kamag-anak natin dyan na, ayan pala yung bahay mo. Okay lang. Hindi ko kailangan na magpasiklab kahit kanino. At kung anong nakikita nyo sa akin, yun ako. Kaya okay lang yan. Ang importante, hindi ko hinihingi sa iba yung pera ko. Kung gumastos man ako, pinaghirapan ko. Ganun tayo dapat. Lamig. Talob na tayo ng bahay. Bilis, no? Pagod ako. Mataba kasi ako, kaya madali ako mapagod. O, sige na, mga kaberks. Maraming salamat sa inyong panonood at wala tayong ginawa for today kundi maglakad. Taba ako. Di ko alam kung paano magpapayat eh. Pag andyan yung pagkain, halika, Chris Kusinero, kumain ka. O, sige na. Ito nga palang inyong kapimilya, kapuso, katropa, kabarkada at kaberks. Chris Kusinero, magandang araw sa inyong lahat. Bye-bye! Oops, di pa pala tapos. Tuloy natin ang ating panonood. Mga kaberks, balikan na natin yung sasakyan natin. Siyempre, lakad na naman tayo pupunta sa saan ba? Doon, sa gas station. Lagi na lang tayong lalakad, ano? Ganda dito, oh. Ganda ng view. Kita nyo ba yan? Ganda, no? Oh, pati yung sa taas, oh. Ganda, oh. Diba? Ito lang yung maganda dito sa Canada, yung mga ganito. Saka puting-puti. Ako lang nag-iisang maitim dito eh. So, exercise na naman to. Medyo malayo-layo na tong lakad natin na to. Dahil mula rito hanggang sa hotel, aabuti na ng 10 minutes. Tapos mula sa hotel hanggang sa gas station, naabuti naman ng 15 minutes. So maglalakad tayo ng 25 minutes papunta lang doon sa gas station kung saan natin pinapalit yung oil ng ating sasakyan. Okay na rin, exercise para sa akin. Para makapagkwentuhan na rin tayo. Paano ba ako nakarating dito sa Canada?
Actually, galing ako sa Caribbean. Tapos meron akong kaibigan doon, si Sherry. Nagpunta siya dito sa Canada. Sumali siya sa isang agency. Kumuha ng mga Pilipino sa Caribbean. Nagtrabaho ako sa Turks and Caicos. Hello nga pala sa mga kaibigan natin sa Turks and Caicos. Nagtrabaho ako doon. Tapos 2.5 years sa Beaches by Sandals sa Kasaniki Beach. Dalawang hotel yung pinagtrabahuhan natin doon sa Turks and Caicos. Tapos noon, nag-apply ako dito sa Canada. Akala ko hindi na ako maaprobahan dito kasi inabot na ng taon yung pag-aayos namin ng papeles. Yung Canadian Embassy wala sa Turks and Caicos. Kailangan pang dalhin yung mga documents namin sa Haiti. Kasi yung Haiti may Canadian Embassy. At isa yun sa mga islands sa Caribbean. Kaya medyo nahirapan din kami sa pag-aayos ng mga papeles namin. Pabalik-balik. Turks and Caicos, Haiti. Pag may kailangan kulang, babalik ng Haiti. Ganon, pati yung pag-process ng visa, ganon din. Tapos ang nangyari pa, nung maayos na yung papers namin, edi may certain date na kami para makapunta dito sa Canada. One day bago kami pumunta sa Canada, nagpunta kami lahat ng beach, mga magbabarkada, kasi ang Turks and Caicos, maliliit na island lang yan na napapalibutan ng beach. So enjoy kami lahat doon. Punta kami sa beach. Tumatawag ngayon itong Air Canada, yung sasakyan namin papunta ng Canada. Kailangan nyo na one day ahead ang flight nyo. Kailangan ngayon na kayo umalis kasi bukas darating yung hurricane sa Turks and Caicos. Ang hurricane na yun, yun yung Hurricane Katrina. Yun yung isa sa mga malakas na hurricane na nangyari sa Caribbean. At sa madaling salita, yung araw na yun na nasa beach kami, kailangan naming umalis ng beach nung araw na yun, magpaka para sa mga gamit namin papunta dito sa Canada. Hindi pa the next day, yung araw na yun mismo. Kaya dali-dali kami, madalian. Eh, hindi mo naman pwedeng i-cancel yung flight mo kasi ang hirap na yung mga documents namin saka yung flight namin. Baka pagka nirebook mo na naman, tumagal na naman sa Turks and Caicos. Kaya yun, sige. Ilan ba kami? Marami kami na nagpunta dito sa Canada na grupo. Pero iba-ibang lugar kami napunta. Yung iba napunta sa Medicine Hat, yung iba sa Lethbridge, sa Banff, sa Calgary, sa St. Paul, Alberta. Nagkahiwa-hiwalay kami sa Tony Romas, sa Smithies, at kung saan-saan pa. So nakarating din ako dito sa Canada. Awa naman ni Lord. Tapos pagdating ko rito eh, hindi rin ganun kadali. Kasi hindi ko alam na nung nagtrabaho ko sa Banff, may slow season pala doon. Pag slow season, ilan ang oras lang ang pasok mo. Wala kang maipon. Pag summer, busy kayo, oo. Pero pagdating ng winter, wala. So, taghirap kami ng mga panahon na yun, sa totoo lang. Tapos maliit lang ang sahod noon, $12 lang kami per hour. $12 per hour, that was 2008. Tagal na, 13 years ago. Tingnan ko kung makakasabay pa rin si Bijay na sumabay sa akin kuhanin yung sasakyan doon sa gas station. Kasi hirap din yung mag-isa ka lang, wala kang kausap. So ayun, so far 13 years na ako dito sa Canada. Nakaraos naman ako. Nagawa naman ng paraan. Ito rin yung kanina, yung dinaanan ko. Dinaanan ko ulit ngayon. Siyempre, babalik na ako eh. Tawagan natin si BJ kung gusto niya sumama. Tawagan ko lang si BJ saglit. Lamig yung mga kamay ko. Naka-expose. You finish work? I'm here in almost in front of the heritage.
I'm going back to the gas station. Okay, and only if you want to. If you're busy, it's okay. Okay. Okay, bye-bye. Irap. Sobrang lamig. Sinisipon na ako, sobrang lamig, grabe. Yung kamay mo, negative 9. Negative 9 na sa labas. Pero okay lang. Ganun talaga ang buhay dito sa Canada. Kailangan matiisin ka. Actually, hindi lang dito sa Canada. Maski dito sa Middle East, sa Europe, maski sa Amerika, ganun talaga. Ang buhay natin dito sa abroad, hindi ganun kadali. Minsan nag-iisip nga ako, yung mga Pilipino dyan sa atin, akala nila po nagpunta ka ng abroad, marami kang pera. Hindi lahat. Merong ilan. Yung magaganda yung posisyon dito sa abroad, pero marami mga Pilipino na living pay to paycheck. Ano ba yung tawag doon? Yung sahod mo, kulang pa pambayad sa mga gastusin mo. Dahil napakadaming gastusin. Ganda oh. Kita niya yan. Oh. Malulobat na tong ating GoPro, ang ating camera. So, malapit ako magpaalam sa inyo. Haba ng nilakbay ko, no? Haba pa yung lalakarin ko, eh. Gusto ko pa sana magkwento sa inyo, eh. Para malaman nyo yung buhay ko dito. Na hindi ganun kadali. Hirap kaya. Lalo na pagka panahon na kailangan mong lalo na yung mga panahon na naalala mo yung nandun ko sa Pilipinas, yung pamilya mo, yung silang lahat na nandun. Lalo na yung mga special occasion na nandun ka, pero wala ka. Ngayon wala ka na. Malayo na sila. Pero ganun talaga. Tigisan lang talaga eh. Ganun naman ang Pinoy eh. Lagi na lang nagtitiis. Parang si Mara Clara ba? Parang si Amor Powers. Ganon tayo mga Pinoy eh. Parang si Amor Powers. Sa bandang huli ang paghihiganti. Pwede na! Joke lang. Masyado naman kayo. Seryoso kayo masyado. Pinapatawa ko lang kayo. Wala kasing nakikita sa... ano nyo, sa screen nyo, kundi pagmumukha ko. Yung laki-laki na ng mukha ko, ang taba-taba ko na kaya. Sarap kumain eh. Tapos sa ganitong panahon na sobrang lamig, wala kang gagawin kundi kumain talaga. Uy, dumating si Bijay, kala ko hindi siya darating eh. Ayun oh. Is that you, Bijay? Si Bijay nga. Are you ready to walk again? We're going to walk again, and it's going to be another 15 minutes of walk. Not 15, just maybe 10 minutes, I guess. So, paano mga ka-berks? Dito na namin tapusin tong ating video. Saka na ulit tayo magkwentuhan at hindi na ulit ako makapag-Tagalog sa inyo kasi andito na si BJ. Right, BJ? No more Tagalog, right? All English again, right? Yep. Oh, all English again. So... say hello to our friends. Welcome back again. So we are going to the gas station to pick up our truck. Okay. Yeah. I'm just going to greet some friends because they messaged me on my phone. I have a lot of friends who messaged me on my Facebook and they said if I can shout out their names. So let's do it. Hello to Eli Galsote. Hello to Cheryl Laud. To Raymil TV Official. To Dolly Mercado. Hello. Okay, where are the new ones? The new ones are on here. New comments. Here.
Okay, so shout out tayo. Hello kay John Helbert Tejida. Hello po. Hello kay Rosario Regis, kay Ma'am, kay Annabel Goden. Hello po. Kay Canadian Pinoy, kay Ninang Evelyn. Hello po. Kay Paul na taga Yellowknife. Hello din. Kay Angelito Lopez, magandang araw din sa'yo. Kay Sir Boyet, hello din po sa inyo. Kay Sir Rick Masada, hello din po sa inyo. Kay ano pa ba to? Richard Salimbakod. At saka happy birthday daw sa kanyang nanay. Belated happy birthday po sa kanyang nanay. Hello po. At kay Iralp TV, kay Wow si Kenny, si Boss Kenchu, hello din sa'yo. At saka sa aking inaanak dyan, hello. Kay Jay, at saka kay Sherry, hello din. Yung cameraman ko, binababaan na yung camera. Ganyan! Like this. Grabe siya. I'm holding like that. Sino ko ba? Kay Chris Duran-Duran. Huwag nyo kalimutan na i-follow natin siya sa kanyang podcast. Panoorin natin ang podcast niya. Kay Randy TV, hello din. Yung taga-PEI na kaibigan natin dyan. Sino ko ba? Basta, yung mga kaibigan natin na mga nakalimutan ko na, sa susunod ko na kayo babatiin. Magandang araw sa inyong lahat. Ito nga pala inyong kapamilya, kapuso, katropa, kabarkada at kaberks. Chris Kusinero. At saka, kasama natin si Bijay. Yeah. Thank you very much and have a good day. Bye-bye. Oh, Bijay, you want to greet your friends? We did already? No, this is a different video. Not together, brother? No, not the other one. This is different. Isang araw lang, pero dalawang video. Ganun talaga. Kailangan marami tayo stock. Right? Okay, thank you very much. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.